Una sa lahat, magandang umaga, magandang tanghali dyan sa Pinas. So, pag-usapan natin yung tungkol dun sa buhay marinero, sa mga may asawang marinero, mga seafarers. So, matagal na kasi ito na isyo mula nung mayroong social media. Nababasa ko ito lagi sa mga misis na yung mga husband nila, mga seafarers. Marami naman tayong mga kaibigan ng mga vlogger, makikita natin sa social media na nagpa-vlog sila tungkol doon sa mga salary ng mga seafarers, bawat kapitan, chief engineer, hanggang sa lower rank. So meron tayong mga kaibigan dyan na mga vlogger, na seafarers, na pinavlog nila yung mga sahod ng seafarers, bawat posisyon. So matagal ng issue to. Kaya pag-usapan natin to kung bakit maraming mga misis nagtatanong magkano ang sahod ng ganitong posisyon, magkano ang sahod ng ganitong posisyon. So, bawat posisyon, iba-iba ang sahod. Bawat sampa, bawat signed contract, iba-iba yung sahod. Pag EB ka, mayroong EB na magsasahod ng ganito, next vessel niya, so, yung sahod, iba naman. So, depende sa kumpanyang sasakyan niya. So, kaya iba-iba ang sahod. Kahit isang posisyon lang, ibiga, pero iba-iba ang kumpanyang sasakyan mo. So, pag-iiba din yung sahod ng isang seafarers. Ito ang pag-usapan natin. Para sa mga misis, para sa mga pitbull na seafarers. Sa mga long-distance relationship, kagaya ng mga OFW, seafarers, kagaya ko, as a seafarers, pag itong marinero. Kaya tayo nag-aasawa dahil, yun nga, mahal natin ang bawat isa. So, kaya natin pinakasalan yung isang babae mahal natin sa buhay dahil yun, mahal natin siya. So, siya ang makapiling natin habang buhay. Yung long-distance relationship sa buhay may asawa na marinero. So, hindi lahat ng panahon masaya tayo, lagi lang tayong happy pag nag-aasawa tayo. So, nandun na yung lahat ng mga problema natin. Darating hindi lang happiness pag mayroon tayong buhay pamilya na. Lalo na magkaanak na tayo, mayroon na tayong mga bibiling gatas, about sa mga financial. So, yun ang mahirap pag nag-aasawa na tayo. Doon nag-uumpisa, hindi lang puro happy-happy. O paano natin malalaman kung may trust yung isang seafarer sa wife niya o yung wife niya may trust sa isang seafarer, kagaya ko ng mga marino, nagtrabaho sa barko. O paano natin malalaman na pitbull talaga yung husband o pitbull talaga yung wife natin? So, paano natin malalaman? Yun ang tanong. So, kanya-kanya tayong mga paniwala sa buhay natin. So, lahat tayo, iba-iba ang diskarte natin. So, ano nga ba ang pinakamaganda na malaman natin na pitbull talaga yung isang seafarers o may trust talaga sa wife o may trust talaga? So, paano nga natin malalaman na may trust talaga yung isang seafarers doon sa wife niya? So, kaming mga seafarers, bawat sakay namin, mayroon kaming pinipirmahan kontrata. So, lahat doon ng policy sa sign contract na yun, nandun na lahat. Kung anong mangyayari dito sa iyo sa barko, nandun na yun lahat. So, pag once na ikaw binigyan ka ng kontrata niya bago siya aalis ng Pilipinas, ibig sabihin yan, pitbull yung isang seafarers doon sa wife niya. Yon ang para sa akin. So, yung hindi na bibigay ng signed contract, ibig sabihin doon, wala siyang tiwala doon sa wife niya. Wala ni siya trust doon. Bakit hindi niya binigyan ng kontrata bago siya umalis? Bakit nga ba?
na hindi niya binigyan. Yun ang tanong. Bakit yung iba binibigyan ng kontrata ng mga superiors, yung wife niya, bago siya umaalis ng Pinas? So, yun ang tanong natin doon sa mga ibang superiors na hindi nagbibigay ng kontrata dahil nga wala silang trust doon sa wife nila o meron silang tinatago. So, kasi yung contract namin, bago kami umalis, lahat ng mga superiors dyan sa Pilipinas, mayroon niyang sinasign ng contract. So, yung kontrata na yan, nandun na lahat, ang number one, yung nandun, yung sahod, monthly, nandun na yung makikita. Kaya yung ibang mga superiors, hindi nagbibigay kasi nandun na yung salary nila buwan-buwan. So, makikita doon magkano'ng sahod niya. Kaya kayo hindi binibigyan kasi wala silang trust sa inyo. Kasi ang makikita mo doon, nandun na yung sahod niya every month. Makikita doon kung magkano ang sahod niya. Pag ikaw binigyan ng kontrata ng isang superior, ibig sabihin, pitbull yung isang superior sa'yo. Kasi nandun yung sahod niya monthly, makikita mo doon. Wala siyang tinatago kung magkano yung sahod niya every month. Kaya ang sasabi ko, kanya-kanya tayo ng mindset, kanya-kanya tayo ng diskarte sa buhay. So, doon mo malalaman kung pitbull talaga yung isang superior sa'yo o kung may trust man yung isang superior sa wife niya. Yan ang masasabi ko sa buhay long distance relationship.